Hi guys, totoo ba yung nabasa ko? Ayoko sa networking. Actually, hindi sa ayoko sa networking. Gusto ko network marketing business. Yun po yung ika-clarify ko. Ang ayoko sa networking ay yung mga taong gumagawa ng mga ito. So ito yung mga bagay na ayoko na ginagawa ng mga tao na nasa loob ng network marketing business. Okay? So bago po tayo magsimula, kasi medyo mahaba pala ito. Abutin pala ako nung nire-review ko to. Abutin pala ako ng mga 30 minutes to 1 hour para mapaliwanag lahat to. Okay, so hopefully, may matutunan tayo dito. At sana doon sa mga masasaktan, dahil yung sasabihin ko na to, maging ano, constructive criticism. No? So hindi po ako against sa network marketing, rather yung mga ginagawa sa loob ng network marketing business. So yun po. Disclaimer para doon sa mga taong may inis pero o patamaan, pero ito po yung ano eh na naranasan ko at nararamdaman ko na medyo mali. Okay? So bago tayo magsimula, make sure na mag LSS muna. Ano yung LSS? Like, then share, then subscribe. Okay? So top unang-una po ayoko sa network marketing business na ginagawa is yung unang-una po yung mga product na hindi mahuhusay o product na peke, product na low value saka low quality. Okay, ano po ba ito? Kasi kalimitan nga sa ano sa network marketing business, dahil sa ganda ng business na to, ng industry na to, yung ibang mga companies diyan na nakikita nila na meron silang bagong produkto na hindi pa naman proven effective saka ano ngayon, dahil sa kagustuhan nilang ma-dispose ito, ipapasok nila sa network marketing business. So nangyayari ngayon, kasi bakit gusto nila sa network marketing business? Unang-una, kasi mabilis ang product movement. Mabilis maibibenta yung produkto. Tapos, mas makakatipid sila kasi nga sa mga networkers ibibenta. So alam naman natin na magagaling ang mga network marketing business, mga networkers dyan na... Yun nga, talagang pinagpaguran nila yung skill nila para i-develop to sa larangan ng selling. Okay? So, yun nga, nakakalungkot kasi nga mayroong mga companies dyan na hindi naman mga proven effective yung mga produkto. Pangalawa, mga peki pa nga eh. Diba? Ikaw ba yung maniniwala sa bato na nakakagaling o... Pakibang bato yung ano ni matukhang kanya. No, so yun po, yun nga, mayroong mga ganong mga products eh, na magnetic something ganun. Tapos pero mga product na nakakatibid eh, gada sa kuryente. Technically speaking, ako nakita ko na yan eh, parang hindi naman effective. Saka may mga test tayong ginawa. Saka pag inalam mo mabuti o nag-research ka, malalaman mo na peki yan. Kaya nga, sa mga ibang medyo papasok sa network marketing business, try nyo muna yung check, no? Kasi meron akong ano, meron din akong vlog na sinasabi ko, ano muna gagawin mo bago ka sumali sa network marketing business. Okay? So, pangalawa na ayoko sa network marketing business is yung ano, yung compensation plan nila. Minsan meron kasing mga companies na ang compensation plan napaka-complex. So, malulito ka. Kumari, pinaliwanag sa'yo. Let's say, umatayin kasi isang seminar, tapos naupo ka ng mga, parang tatlong oras ka na nakaupo. Hanggang ngayon, hindi pa malaman kung, ibagsak mo na kung magkano ba yung presyo o magkano ba kikitain sa isang ano, no? So, maganda yung, maganda yung figure, pero napaka-complex para matutunan, para mapag-aralan, no? Saka mapag, kumbaga, makapag-decide ka dapat ngayon, eh, mas mabilis. Kung, hindi masyadong complex yung compensation plan. Okay? So, pero iba dyan, sa gulo, natulero na yung tao, tapos ngayon, pag iniimbita mo, oh, nasasali ka ba? Eh, tulero rin. Hindi malaman kung ano yung compensation plan, paano siya kikita, di ba? Saka pa, paano siya, ano, tapos nagbibigay ka ng figure na milyon, tapos hindi naman niya ma-imagine kung paano niya gagawin yung milyon na yun. So, para doon sa mga network marketing business, simplify niyo yung ano yung compensation plan. Magkano ba ang recruitment? Kumari, kasi meron kang iimbitang kaibigan at bibili ng package, magkano ba ang makukuha ng isang network isang networker? Tapos magkano naman magkano yung mga residual income, yung mga usually
mga binary system na ginagawa nila ng mga pairing ganun. So magkano ba yung kikitain doon? Malaman na kaagad yung figure kasi nga halos lahat ng network marketing business na nakita ko dyan, pare-pares din yung compensation plan, no? So pinag ginulugulo lang ng konti pero bottom line ganun pa rin eh, no? So yun po, yun ang iyo ko sa mga network marketing business na ano. Gusto pa naman tuloy ito pero yun nga medyo mahaba na. Siguro yung susunod na mga vlogs ko, mag-comment muna kayo dito. Ano ba yung mga network marketing business nyo na sa tingin nyo ayaw nyo doon sa produkto? Tapos papag-usapan natin, no? Mag-comments kayo dyan. Tapos mapag-usapan natin, no? So next time, sa susunod na vlog na to, yung kasunod na vlog na to, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga iba pa sa na ayoko sa network marketing. Okay? For now, Architect Wilson po ulit. At see you to the next video.